Saname makichulonki, kabayon kawa talaga. Nagtatanong kayo, kamusta ako? Ganun pa din. Mas lalong naging mahirap yung situation ko ngayon. Ang kamay niya, ang problema niya, hindi magaling. Dahil, hinayaan na talaga ako na maaamo ko dito sa kwarto. Nisilip, o kamusta, wala akong makuha. Tatlong araw na rin ako hindi makakain ng kanin. Dinapay lang yung pinagtitiisan kong kainin dito sa kwarto. Dinapay na iniwanan nila dyan sa pinto, tatlong araw na ngayon. Masakit ang tiyan ko, tinapay lang. Guys, nagaantay naman ako ng rescue. My God, help kabayan. Kaso yung rescue, help. Hindi siguro makakilos kasi itong amo ko, hindi ako pinapayagan umalis. Hanggat hindi nababayaran yung pera niya o hindi napapalitan ako dito ng another Filipino. Guys, sa totoo lang, yung agency ko tumawag sa akin. Sabi nila, kung kakayanin ko na tumakas daw ako. No, huwag. Mahirap tumakas. Kasi hindi ko naman kaya. Alam ko hirap ako dito, pero magtitiis ako sa hirap ko kung may rescue na dumating. My God. Panawagan ko lang naman na kapag na-rescue ako, sana idiretso na lang ako sa embassy. Kasi for sure ako magagalit yung kinan sa akin. At saka guys. Pasma yung kamay niya guys. Pasma. Yun lang. Nananawagan ako kay Sir Rafi kung wala man action yung OWA. Sir Rafi, baka naman saluhin niyo ako. Kahit makalabas lang ako ng pinto ng amo ko. Or hanggang Manila lang. Kami na pong bahala ng pamasahe ko papuntang summer. Pinilipi po siya summer. Tulungan niyo lang po ako. Hirap na rin po talaga siya. Akong kumilos. Yung kamay ko, ewan ko, bigla itong nagasara. Naghirapan akong igalaw. Namamanhit. Hirap siyang ibuka. Pasma yan. Kaya, pasma. Ewan ko, kung may rescue pa akong inaasahan na darating. Olive oil sana at saka pasensya na guys. Olive oil. Eh, Sir Arnel. Ano yan? Gamot sa pasma. OFW ako. Apat na taon akong naninilbihan dito sa Saudi. Tulungan niyo naman po. My God. Awa na mas kabayan.